Ang alat-alat, parang hindi sinuswerte yung buhay ko. Parang I'm doing everything naman lahat ng kaya ko. Pero bakit gano'n? Hindi daw siya nagiging successful. Parang madami daw siya mga problema, marami siya misfortune o mga kamalasan na sunod-sunod na dumarating. Ang sumpa at karma ay dalawang energy na negative na pwedeng makaapekto sa ating personal na swerte o ating destiny. Can negative energies control your destiny? May kliyente nagpunta dito sa Lucky Charm Store ko po, sa opisina ko po, dito sa Satellite Show Tower, Show Boulevard, Mandaluyong City. Meron pong nagpapakonsulta, nagpapatulong tungkol po sa sumpa. Ah, nasumpa daw yung pamilya niya, nasumpa daw po siya, o kinulam daw po, o nabarang daw po, o medyo may mga negative karma daw pong nangyayari sa kanyang buhay. Ano ba nangyayari, Master? Parang, ano nga ba ang kulam, o ano nga ba ang karma? Maaari itong sagabal. Maging hadlang sa ating achievement o sa magiging swerte sa ating buhay. Siya yung nagpe-prevent o nagpapabagal ng mga chances sa mga taong tumutulong sa atin o mga swerte sa ating buhay. Kahit anong gawin nating effort, kahit anong gawin nating galing, parang may mga negative talaga lagi. Ang sumpa ay negative energy na kumakapit sa'yo. Pwede ito mangyari kung mababa ang energy mo at meron kang kaaway. Baka ng kaaway mo, ex mo, jowa mo, nakilala mo, kapang anak mo, kapitbahay mo, yung chismoso dyan sa gilid mo, yan po ang tinatawag nating sumpa. Ang mga taong to pwede maglapat ng sumpa sa ating maaaring maging karibal sa buhay nyo. Mga taong inggit sa atin, yung may mga taong may grudge o galit sa atin, kaya huwag kayong mga away ng ibang tao. Make sure na mas maganda, lagi kong kasabihan, mas maganda mag-build o mag-ipon tayo ng kakampi o mag-ipon tayo ng kaibigan kesa ng enemy. Maaari hindi naman pwedeng lahat wala tayong kaaway, no? Lahat ang gagawa natin tama, no? Kung maaari na mas ma-prevent natin na may magalit sa atin, huwag tayong malalamang sa kapwa. Dahil kung ikaw yung sinumpa rito, mapapansin mo na mayroong mga bagay kaganapan na negative na paulit-ulit na nangyayari sa buhay mo, kagaya ng jowa. Yung jowa mo lagi sinasaktan ka, yung jowa mo lagi ka pinapahirapan. Kung ano attempt mo umiwas dito, nangyayari pa rin to sa buhay mo. Kung malakas naman ang energy ng sumpa, makaka-apekto to sa iyong judgment. Parang judgment, example, meron kang opportunity, imbis na tama yung opportunity na kunin mo, yung ability mo para magtrabaho o magka-opportunity, pati health mo, pati pag-aaral mo might suffer. Kailangan ng energy cleansing ng isang feng shui master dyan. So baka tulong si Master Hans Kuwa dyan o yung mga crystals ni Master Hans Kuwa, yung mga lucky charms protection ng mga amulet ni Master Hans Kuwa, posible makatulong yan para sa mga sumpa o mga negative energy na kumakapit sa inyo. Again ha, ang mga sinasabi, mga charms, mga ano ni Master Hans Kuwa, services si Master Hans Kuwa, ay lahat po ay pandagdag swerte lamang, pandagdag protection lamang para hindi tayo marasumpa. Eh kayo pa rin pong gagawa ng swerte ninyo. Huwag kayong mga away ng ibang tao. O pag-usapan naman natin ngayon na ang karma. Ang karma naman ay nanggagaling naman sa mga negative deeds na ginawa mo. O, pwede yung mga karma na ito, ginagamit ito, gugawa ito sa mga past life mo, sa mga ancestors mo, parents mo, kapatid mo, pwedeng minamahan na rin ang karma. Paano manalaman kung meron kang karma issue? Maaaring ma-feel mo na lagi kang nag-miss out sa mga opportunity or mga chances of success. Laging sinasabi natin na pag gumawa tayo ng bad o negative, magkakarmahin tayo. So yan ang dapat natin iwasan. So iwas tayo sa paggawa o pagbigay o pagsabi ng mga negative mga bagay-bagay. Paano ba yun? Example, meron tayong sinasabi, don't do unto others if you don't want others do unto you. Ibig sabihin, no, kung ayaw natin na lalokohin tayo ng ibang tao sa pag-ibig man, kung ayaw malokohin ka ng partner mo, huwag ka rin maluloko. Sa career naman, may trabaho ka, kung sa tingin mo ito trabaho na ito ay ginawa ng ibang tao, huwag mo siyang i-grab. Kung masabihin sa akin to, ikaw naging successful doon dahil magaling ka, hindi. Dapat i-credit mo yung kung sino gumawa nun sa negosyo. Pwede naman kumita ng pera. Siyempre, lahat naman tayo, kaya naman tayo ng negosyo ay kumikita. Iwasan natin magpahamak sa ibang tao. May mga iba talaga na kumita ng pera para lang makapahamak o pang alamang na ibang kapwa. May karma yan. Example dyan, yung mga hold-upper, mga snatcher, mga salbahing gumagawa ng mga negative na bagay. May karma yan. Kung hindi man sa inyo, ay pupunta man yung karma yan sa anak nyo. Pwede anak nyo magkakaroon po ng mga sakit. Pwede yung anak nyo, mga kapatid nyo, asawa nyo po, yung relationship yung sa ibang tao magiging negative because of karma. Kaya always choose to be good. Lagi natin sabihin na dapat positibo tayo sa ginagawa natin. Maaari also, kahit anong pagsisikap mo para ma-achieve mo yung goals,
hindi mo nakukuha to. Maraming bagay na humahadlang sa'yo. Ito yung karma. Pwedeng malaman ng pagkakaroon ng karma na sa birth chart reading, yung astrology reading ni Master Hans Kuo. Birth chart, may sa Chinese astrology, may kita natin kung may karma ka ba, may issue ka ba sa karma. Ang importante na kung na-confirm natin na may karma issue ka, anong kailangan mong gawin? Mga rituals, good deeds, sharing your blessing sa community mo, sa family mo, sa Mother Nature. Kailangan din ng energy cleansing advice yan mula sa pinaka-pinagkakatiwala ang feng shui expert ng Philippines, the Master Hans Kuo. So yan ang pinagkaiba ng sumpa at karma o mga barang o mga kulam. Abangan pa po ang iba pang mga videos ko po para sa mas detalyadong feng shui tips. Siyempre mag-subscribe kayo dito sa aking YouTube, sa Facebook ko po, mag-follow kayo sa mga legit na Facebook account ko po. Facebook.com/Hans Kuo, Facebook.com/Master Hans Kuo, Facebook.com/Feng Shui Master Philippines, Facebook.com/Tarot Reading Philippines. Yan po ang mga Facebook pages ko na legit. May Hans Nation din po ko. Yan po yung legit na mga Facebook pages ko. Maraming gumagamit ang pangalang picture ni Master Hans Kuo. Nagbibenta sila ng mga pengasin sa mga kwintas mga amin at hindi yan sa akin. Personal kayo pumunta dito sa Lucky Charm Store ko po. City Land Shaw Tower, Shaw Boulevard Corner, St. Francis Church. Tapat lang po ng Lourdes School of Mandaluyong. Katabi po ng Shangri-La Plaza Mall. So message lang po ko, text lang po ko. 0922-829-0382. Yan po ang cellphone number ni Master Hans Kuo. Ano, magbababay na ako sa inyo. Kita-kita tayo sa next video ko po. Like, mag-comment ka na rin po ha. Share, follow, and subscribe. Have a great day!